Hello guys, welcome to our YouTube channel, mga ka-tune up. So, ang tawag sa atin is ka-tune up, no? Para maganda, para yung channel natin ay mas maalala ng iba, no? Kung bago ka pa lang sa akin pong channel or YouTube channel ay please subscribe and hit the notification bell para ma-update po tayo sa ating pong mga lesson na i-upload pa or gagawin pa or ituturo sa inyo. So, ngayon, natapos na natin yung first part ng ating pong violin lesson. Yung mga parts po ng violin ay inaral po natin. So, now, nasa second part na tayo ng pag-aaral ng violin. So, sa second part, kinakailangan na alam natin kung paano hawakan yung violin. So, ituturo ko sa inyo kung paano hawakan yung violin. So, ang una is alam natin ang gitara ay dito hinahawakan, di ba? Ganito ang paghawak ng gitara. So, itong gantong position is tinatawag na guitar position. Pero iba ang tawag dito, ang violin position. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo kung paano yung tamang paghawak ng violin. So, ganito yung paghawak ng violin, di ba? Ganyan. So, dapat nakaganyan. Yan. Dito ba natin? Yan. Ito yung chin rest. Dapat yan yung chin natin. Ganyan. Baba natin. Pero, mas madali kung meron tayong technique kung paano natin gagawin yung bagay na yon. So, eto sa end button na ito, tignan nyo po yung end button na ito. Yung ganito po ninyo, ilagay po, ipatong po nyo doon sa end button. Yan. Tapos, ito naman, lagay po natin dito. Ganyan. So, makikita natin, ganyan. So, ganyan. So, ito naman, kamay natin dito. Ganyan. So, ganyan ang picture. So, nakahawak tayo dito sa side nito. Tapos, dito sa... So, dapat, ito, katapat ng ilong natin or ganyan ka-straight ang gagawin po natin para next natin gagawin is itong kaliwang kamay natin i-straight natin. So, ganyan. So, naka-straight. So, dapat itong ano, katapat ng ilong natin. So, katapat ng ilong natin. Ganyan. Or leg natin, dapat straight yan. So, now, ang gagawin natin is lagay na natin dito sa leg natin. Yan. Diba? Perfect. So, mas madali, no? So, ulitin ko. Ito, yung ganito natin is ipatong natin dito. Yan. Sa bottom niya. Tapos ito, ganyan. Mas madaling gawin para hindi na tayo mahirapan na ano, ganyan. Para pag ginanyan natin, straight na, pag binalik natin na ganyan, diba? Mas madali. So, ganyan yung gawin nyo kung mahirapan kayo. Kung hindi nyo alam kung saan, kasi pag patong nyo ganyan, nahirapan kayo kung saan nyo ilalagay. So, dito ilalagay, ganyan. Para mas tama yung gagawin nyo, eto na, yung tinuro ko, ganyan. So, straight, and then, makalagay dito. Patong nyo lang dito. And yung shoulder, makikita yung shoulder na ganyan. Ipitin yung ganyan, para hindi magulog. Ganyan. So, nakita nyo na, ganito po yung position ng violin. So, yung mga professional yan, pagkakuha pa lang ng violin, alam na nila kung saan nila ilalagay. Kaganyan na lang yung mga marunong na mag-violin. Pero yung mga beginners pa lang, mas maganda na yun yung gawin nyo. Ganyan. So, mas mabadali. Yan. Mas mabadali lang yung gagawin nyo. So, guys, ang susunod naman ay yung bowing. Ay yung bow. So, tuturo ko naman sa inyo kung paano paghawak ng bow. So, next, yung bow natin. Okay, or
ba? So, itong bow naman, napakalaga na alam din natin. Hindi tayo makakatugtog ng violin kung hindi natin alam yung paghawak ng bow. So, itong bow ito, so, mas maganda na lang na bit ako para alam nyo. So, ito, makikita nyo itong ano na ito. Meron po sana tayong lapis para mas ma-ano natin. So, lapis. Saan bang may lapis? Hanap tayong lapis. So, lapis. Wait lang. Kunin ko yung lapis. Lapis. So, may lapis tayo dito. So, itong lapis na ito, mga ka-tune up, itong lapis na ito, di ba may ano siya dyan? May ganyan-ganyan siya dyan. Ganon din itong violin natin. Merong ganon siya. Parehas lang. Kita nyo? Yan. So, meron siyang ganon. Parang lapis ang itsura. Ito. Yan. Kita natin. So, itong lapis na ito, dito natin para practicein kung paano maghawak ng bow. So, unang-una, ito, paano ba magpulot ng lapis? Di ba, pag nahulog na ganyan, nahulog sa baba. Example, nahulog sa baba. Di ba, pag kinuha natin, ganun. So, ganyan at ganyan yung paghawak ng violin. So, ganyan. Yung pag pinulot nyo yung sa ano, paano ba kayong mamulot? Yung iba ganyan siya. No, hindi. So, ganito yung tamang paghawak ng bow. Yan. So, hindi madali. Sa mga beginners ay alam ko na mahirap. Sa una, mahirap gawin. Pero, sa process naman, kung lagi nyong pra-practicein, is makukuha nyo yung tamang paghawak ng bow. So, unang-una, kinakailangan natin ito dito. Tapos ito, dito. Tapos ito, dito. Tapos ito, ipatong doon sa ang tawag dito kasi. Yan, dito sa taas. Yan, ganyan ang hawak. Yan, huwag sa lapis. Pero sa bow, doon natin gagawin nga. Dito sa bow. Ganto. So, mayroon tayong nakikita yung tinatawag na frog. Frog kasi ang tawag dito, no? So, ang gagawin natin dito. Etong ganto natin dito. Tapos ito dito sa may bakal na ito. Dito nakapatong. Tapos ito sa may goma. Yan, nakikita natin yung goma niyan. Yan. Tapos ito ipatong natin doon. Yan. Nakapatong dapat diyan. Gaya ng lapis. May ganito siya. So, dito natin ipapatong. Ganyan natin gagawin. So, eto naman. Etong ganito naman is... Ano ba natin gagawin? Dito. Lagay natin doon. Dito. Ganyan dapat. Dito natin ilagay. So, dito. So, may ganito niya. Ito natin ilalagay. Ito. Nakaganyan. So, ulitin natin. Ito muna. Ganyan. Ganyan. Tapos sa goma to. Tapos ito. Ganyan. Nakaganyan. Tapos ito dito. So, kita natin. Ganyan. So, ganyan naman. Ganyan ang itsura nyan. So, ganyan. Nakita nyo na? So, ulit-ulitin nyo lang na panoorin para, ano, i-rewind nyo lang para mas makuha nyo yung, ano. So, ganyan, yung paghawak ng bow. So, ganyan. So, madali lang yan pag ipara-practice nyo po yung paghawak. So, ganun po yung ating pong paghawak sa ating pong violin. So, pag alam na natin yung paghawak ng violin, ganyan. Ang next naman na lesson natin na gagawin is yung pagbubow. So, next time natin aaralin yan. So, ganyan. So, ganyan, paghahawak.
So, nawa may natutunan po kayo sa aking pong pagtuturo ng basic na kung paano tayo matututo sa violin. So, yun muna yung ating pong lesson ngayon. So, nawa ay marami kayong natututunan sa aking pong lesson. So, kung gusto nyong ulit-ulitin para mas makabisado nyo, open lang ang ating pong YouTube channel para mapanood ito. So, God bless you and thank you so much sa panonood. Kung di ka po nakapag-subscribe or bago ka pa lang sa aking pong YouTube channel, please subscribe na at i-hit yung notification bell para ma-update po sa mga lesson pa na aking pong i-upload. So, maraming salamat. God bless you. And nawa ay ingatan ka ng Panginoon. So, bye.